Magandang araw, mga kaibigan. Isang panibagong kwento po muli ang ibabahagi ko sa inyo na sana ay inyong maibigan. Ito ay pinamagatang Sa Akin Ka Na Lang. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nag-aalangan si Drake na lumapit sa kanyang tiyahin para kunin ang pang-enroll niya sa school. Bala ito sa pagpumadyong sa sala ng bahay nila. Kaya ayaw nito na iniistorbo kapag nasa konsyerto ito. Minamalas daw kasi ang tiyahin. Muli siyang tumingin sa wall clock. Pasado, 10:00 na ng umaga. 10:00 ang usapan nila ng best friend niya na si Derek na makikita sa school para mag-enroll. Sigurado naghihintay na ang kaibigan niya malapit sa registrar. Nagpalipas lang siya ng ilang minuto bago lakas loob na lumapit sa nagmamadyong. Tita Carmen, alam niya, narinig siya nito, pero hindi ito lumingon man lang. Nakailang tawag pa siya, pero talagang pinanindigan ng kanyang tiyahin ang pagbibingi-bingihan. Tinapik niya ito sa balikat, kasabay ng pagtawag dito. Tita Carmen, bakit ba? Paangil na sabi nito. Yung pang-enroll ko ho, sagot niya. Anong pang-enroll? Iyon yung pangbayad ko sa school. Wala pang ipinapadala ang nanay mo para sa enrollment mo. Kumunot ang kanyang noo. Ang sabi ho ni nanay, ipinadala na ron niya sa inyo ang pera para sa enrollment ko. Iyon ang sinabi sa kanya ng kanyang ina noong huli silang nagkausap. Wala pa siyang ipinapadala. Giit nito. Pero, ano ba Drake? Asik nito sa kanya. Nalilisik ang mga mata nang siya ay lingunin. Kapag sinabi kong wala pang padala ang iyong nanay, wala pa talaga. Pero ang sabi ho ni nanay, noong nagkausap kami, ay ipinadala na raw ho sa inyo ang pera. Hindi naman ho sinungaling si nanay eh. Bigla itong tumayo. Sa harap ng mga kalaro nito ng mahjong, ay binatukan siya nito ng malakas. Tarantado kang bata ka ha? Hindi ako sinungaling. Nagtagis ang kanyang mga bagang, pero hindi siya kumibo. Gusto pa rin niyang igalang ang kanyang tiyahin kahit na nararamdaman na niya ang paghulagpos ng tinitimpi niyang galit. 6 taon na siyang nagsasakripisyo at nagtitiis sa piling nito. Ganoon katagal na mula nang umalis ng Pilipinas ang kanyang nanay pagkatapos ng kasal nito sa isang African-American. Naghihintay siyang bumaba ang petisyon ng kanyang ina sa kanya para makasunod siya sa Amerika. Wala na siyang ibang kamag-anak sa Liliw, Laguna. Kaya sa bahay ng tiyahin siya tumira pag alis ng kanyang nanay. 2 babae ang anak ng kanyang tita Carmen na parehong saksakan ng arte. Lasengko at sugurol naman ang asawa nitong si Andoy. Nagtitiis siyang tumira sa piling ng mga ito dahil wala siyang pagpipilian. Umalis ka na rito. Baka malasin ako ng tuluyan sa pambabwisit mo sa akin. Nanggigigil na sigaw nito sa kanya. Bumalik na ito sa pagkakaupo. Kailan ho ba ako makakapag-enroll, tita? Tanong niya. Kung kailan magpapadala ang nanay mo? Kailan ho kaya yon? Tanong niya ulit. Alam niya na bubisit na ito sa kanya pero kailangan niyang malaman. Malapit nang magsimula ang pasukan. Aba, malay ko. Tanungin mo ang nanay mo kapag nag-usap ulit kayo. Suntok sa buwan kung kailan sila pagkakausap ulit ng ina. Bihira niyang matsyempohan ito na tumatawag sa telepono. Oh, bakit hindi ka pa lumalayas? Layas ng bata ka at baka hindi pa kita matansya.
untag nito sa kanya. Lumakad na siya palayo roon. Baka naman nasunog mo na ang perang pang-enroll ng pamangkin mo, Carmen. Oo nga, sa dalas mong matalo rito, hindi malayong baka pati yung pera ng bata, e naipatalo mo na. Binagalan niya ang paglalakad para marinig ang isasagot ang kanyang tiyahin sa kantsaw ng mga kalaro nito. Tumigil nga kayo riyan? Singhal ang tiyahin niya. Hindi ko pinapakailaman ng pera ng pamangkin ko. Abunado pa nga kami na andoy sa buwisit na batang iyon kapag hindi nakakapagpadala ang kanyang nanay noon. Ilang beses nang narinig ni Drake ang reklamong iyon ng kanyang tiyahin. Pero alam din niya, nagsisinungaling ito. Dahil kapag tinatanong niya ang kanyang ina, sinasabi nito ang petsa at halaga ang ipinadala nito sa kanya. Sinasabi rin nito na regular itong nagpapadala sa kanya buwan-buwan. Hindi lang tutugma iyon sa sinasabi ng kanyang tiyahin sa kanya. Kaya alam ni Drake, kinukupitan nito ang padala ng kanyang nanay para sa kanya. Mabilis na siyang lumayo sa lugar na iyon. Baka kung ano-ano pa ang marinig niya mula sa kanyang tiyahin kapag nagtagal pa siya roon. Ang tagal mo naman bro. Ang haba na tuloy ng pila sa registrar. Pasensya na pare. Paghingi ng dispensa ni Drake sa kaibigang si Derek. Alas 11 na siya nakarating sa kanilang school. Nagulat pa nga siya na naroroon pa rin ito sa kanilang tagpuan. Mainipin kasi ito kagaya niya. Kaya ang kanyang akala ay mauuna na itong mag-enroll. Pero na silang first year college sa kursong BS Chemical Engineering sa Liliu Colleges. Lika na para matapos na tayo kaagad. Hindi siya tuminag sa kinatatayuan. Nakakunot ang nilingon siya nito. Lika na Drake. Pagkatapos sa registrar, pipila pa tayo sa cashier. Baka abutin tayo ng alas 5 kung hindi ka pakikilos dyan. Mauna ka na mag-enroll, Derek, sabi niya. Mabigat ang kanyang dibdib mula pa kaninang umalis siya sa bahay ng tiyahin. Bakit pinapauna mo na ako? Kaya nga kita hinintay para sabay tayo mag-enroll para maging magkaklase tayo sa lahat ng subjects natin, sabi nito at saka siya tinitigan. Ano bang problema, bro? Ang sabi kasi ni Tita Carmen, wala pa raw padala si nanay eh. Napatiimbagang na naman siya. Alam niya, nagsisinungaling ang kanyang tiyahin. Oh, akala ko ba, nakausap mo na ang iyong nanay at nakapagpadala na siya. Napailing siya. Ayaw na muna niyang isipin na nalusaw na ang perang kanyang pang-enroll. Mag-enroll ka na, Derek. Hintay na lang kita sa kantin. Hindi na niya hinintay pa na sumagot ito. Tumalikod na siya para pumunta sa kantin. Drake! Nilingon niya ito. Kumunot ang kanyang noo na makitang papalapit ulit ito sa kanya. Pumila na tayo sa registrar. Anito? Wala nga akong pang-enroll eh. Paalaala niya sa kaibigan. Gusto niyang maawa sa sarili. Gusto na niya na mag-enroll. Pero wala naman siyang magagawa kundi hintayin kung kailan siya bibigyan ng pera ng kanyang tiyahin. Umahon ulit ang galit sa kanyang dibdib. Alam niya, nagagalaw ng kanyang tiyahin ang perang ipinapadala ng kanyang nanay na para sa kanya. Matitiis niya na maapektuhan ang paggalaw nito ng pera sa pagkain. Pero huwag naman sana ang pera para sa kanyang pag-aaral. Gusto niyang makatapos ng kolehiyo. Drake! Napanguwi siya dahil kasabay ng pagtawag nito sa kanyang pangalan ay ang malakas sa tapik sa braso niya. Lagapak ang bagsak ng pala dito sa kanyang balat. Pumila na tayo sa registrar, sabi ni Derek. Wala nga akong pera. Kanina ko pa sinasabi sa'yo na pahihiramin kita ng pera. Hindi mo naman pala naririnig. Pumapalatak na sabi nito. May pera ka? Gulat niyang tanong. Alam niya, laging ubos ang allowance nito dahil sa paglalakwat siya nila na kadalasan ay libre nito. Para sa buong SEM ang ibinigay ni Mami sa akin.
Paghatian na lang muna natin. Partial muna ang ibabayad ko. Sagot nito. Tigas sa pag-iling ang kanyang ginawa. Baka magalit sa'yo si Tita Francesca. Hindi magagalit iyon. Baka nga, mapagalitan pa ako kapag hindi ko ginawa ng paraan ang problema mo. Hindi pa rin siya kumilos. Drake, pwede tayong pumunta sa tindahan para kumuha tayo ng pera kay Mami para ipang-enroll mo. Alam mo naman, hindi iyon papayag na hindi ka makapag-enroll kasabay ko. Pero mag-aaksaya lang tayo ng oras kung pupunta pa tayo sa tindahan. Kaya hatiin na lang natin ang perang hawak ko ngayon para matapos na tayo. May tindahan ng chinelas, ang pamilya nito, sa Gatayo Street sa bayan. Personal na tumatao roon ang kanyang mami. Nakakahiya naman, aniya sa kaibigan. Binatukan siya nito. What are friends for? Pakentoy pang sabi nito. Lika na, para matapos na din tayo sa pag-enroll. Tapos, punta tayo sa bilyaran pagkatapos nating mag-enroll. Saglit lang siyang nag-atubili bago sumunod dito. Gusto niya makapag-enroll, kaya hindi na siya dapat pa na magpakipot. Babayaran kita kapag nagpadala na si nanay. Nahihiya pa rin niyang sabi kay Derek. Huwag mo nang isipin iyon, bro. Para naman tayo hindi magkaibigan eh. Napangiti na siya. Salamat ha. Binatukan ulit siya nito. Tumigil ka na nga sa drama mo. Nakakakilabot ka. Natawa na siya. Thanks God for friends. Binagala ni Drake ang paglalakad nang marinig ang boses ng kanyang tiyahin at pangalin na anak nito na si Dorothy sa sala. Pagpasok pa lang niya ay narinig na niya ang malalakas sa boses ng mga ito. As usual, nangihingi na naman ng pera si Dorothy sa nanay nito. Bigyan niyo na kasi ako, Nay, para makalayas na ako rito. Ano na naman ba kasi ang gagawin mo sa pera, ha, Dorothy? Singhal ng kanyang Tita Carmen. Magpapatingin ako sa dermatologist para mawala na mga pimples ko sa mukha, sagot ng kanyang pinsan. Susme, wala nang pag-asa ang mukhang iyan. Dorothy, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng pera. Nakakainis naman kay Nay. Imbis na palakasin niyo ang loob ko na magpaganda, nilalait niyo pa ako. Para namang hindi ko kayo nanay ah. Nai-imagine na niya ang itsura ng pinsan habang nagdadrama ito. Marahil, nanunulis ang nguso nito habang nagsasalita. Namumula rin siguro ang dati ng mapulang mukha nito na dulot ng taghiyawat na halos pumuno na sa mukha ng pinsan. Tigilan mo nga ako, Dorothy. Nagtitipid tayo ngayon. Kaya tigilan mo na ang pag-iinarte mo. Imbes na waldasin mo ang pera sa pagpapaganda na hindi naman siguradong magiging matagumpay. Bibili na lang natin ng pagkain ang budget. Bigyan niyo na ako, Nay. Wala nga akong hawak na pera. Bingi ka ba? O sadyang tanga ka lang? Kaya hindi mo maintindihan ang sinasabi kong bata ka. Wala raw pera. Pumalatak si Dorothy. Kung hindi ko pa alam na nagpadala na si Tita Edith noong isang araw. Hoy! Saway rito ng ina. Kumunot ang kanyang noo. Mabilis pero maingat siyang nagtago sa likuran ng malaking kabinet. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Simula na ng klase. Nakapag-enroll siya dahil sa perang ipinahiram sa kanya ni Derek. Pero marami pa siyang pangangailangan sa eskwelahan na kailangang bilhin. Nangako siya sa mami ni Derek na ibabalik agad ang pera kapag nagpadala ang kanyang nanay. Up to the last minute, umaasa pa rin siya na hindi pa lang nagpapadala ang kanyang nanay. Kaya hindi pa siya nabibigyan ng pera ng tiyahin. Saka din yun naman ibinigay ang pera kay Drake ng perang pang-enroll niya. Diba? Kaya doble ang pera niya sa inyo ngayon. Dagdag pa ni Dorothy. Pa-share naman ng grasya, Nay. Narinig niya ang yabag na tila papalapit sa pinagtataguan niya. Pigil niya ang hininga sa narinig na sinabi ng kanyang pinsan. Ni Baon,
ay hindi siya binibigyan ni Tita Carmen dahil wala pa nga rin padala ang kanyang nanay. Kaya pumapasok siya nang walang pera. Nahihiya naman siya na manghiram kay Derek dahil hindi pa nga niya na ibabalik ang pera nito. Pero nahahalata siguro nito na wala siyang pera kapag pumapasok. Kaya naman, lagi siyang libre sa pagkain at pamasahe. Pumukas ang drawer ng cabinet. Bakit ito lang? Dagdagan niyo pa ito, Nay. Sabi ni Dorothy. Wala na akong idadagdag pa. Ayan pa, sa kamay niyo. Malaking ipinadala ni Tita Edith dahil sa drama niyo na may sakit si Drake at kailangan ipa-ospital, di ba? Nanginig ang kanyang katawan sa narinig. Pinagsisinungalingan ng kanyang Tita Carmen ang kanyang nanay para makahingi lang ng malaking pera. Samantalang kinakapalan niya ang mukha sa kaibigan para lang huwag siyang magutom sa eskwela. Mukha ka talagang pera kahit kailan, Dorothy. Wala namang kwenta pinagkakagastusan mo. Panay ang paganda mo. Wala namang pag-asa pang mabago yung pagmumukha mo. Litaniya pa ni Tita Carmen. May kwenta ho ba ang pinagkakagastusan niyo ng pera? Panay lang naman ang inyong sagal. Pati nga pera ni Drake, winawaldas niyo sa inyong bisyo. Nakikihati lang naman ako sa grasyang napapasakamay niyo nang wala naman kayong kahirap-hirap. Sagot ni Dorothy. Anong walang kahirap-hirap? Mahirap ding mag-imbento ng kwento para makalamang sa Tita Edith mo. Alam mo naman kung gaano kakunat ang isang iyon. Kung hindi nga lang malaki ang pakinabang ko kay Drake, hindi ko bibigyan ng pabor si Edith. Nandito sa bahay natin tumira ang anak niya. Ang lakas kumain ni hindi mo naman maasahan dito sa bahay dahil panay ang aral ko, no? Nagtagis ang kanyang bagang. Hindi pa pala siya naaasahan ng mga ito sa bahay. Gayong siya ang nag-iigib ng tubig, naglilinis at gumagawa ng kung ano-ano pang gawain sa bahay. Kapag wala siyang pasok sa school dahil wala ni isa man sa mga ito ang nagkukusa, naiingit lang kayo kay Tita Edith dahil nakarating siya sa Amerika. Bakit ako maiingit sa kanya kung hindi ko pa alam na inaalila siya roon ang kanyang asawa? Baka sakali pa. Chika lang yan, Nay. Paano niyo naman nalaman o nasabi na inaalila si Tita Edith ng asawa niya sa Amerika? Pakiramdam ko lang iyon kung sinundo ng Amerikanong itim na iyon ang tiyahin mo rito. Parang aalilain lang si Edith. Aligaga naman iyong isa dahil syempre, nadalhin nga siya sa Amerika. Sagot nito. Naiingit lang kayo kay Tita. Napagibig si Dorothy kasabay ng malakas sa tampal ng narinig niya. Hindi nga ako naiingit sa kanya kung hindi pa siya naglandi at nagputa sa Amerikanong iyon. Ay hindi pa gaganda ng konti ang kanyang buhay. Nag-init ang kanyang magkabilang tenga sa sinabi ng tiyahin. Lumabas siya mula sa pinagkukublihan. Nakaharap sa kanya si Dorothy, kaya ito ang unang nakakita sa kanya. Nakita niya kung paano nga laki ang mga mata nito nang siya ay makita. Tuloy pa rin sa pagtalak ang kanyang tiyahin tungkol sa kanyang nanay, kaya hindi agad siya nito napansin. Saka bakit ako maiinggit sa nangyari kay Edith? Inaanakan lang siya bago iniwan ang ama ni Drake. Bago siya hiniwalayan ni Carding, binugbog muna siya ng katakot-takot. Iniwan pa siya kasamang bastardo niyang anak. Samantalang pinakasalan ako ng tatay mo. Nakarating nga siya sa Amerika, pero malay ba natin kung maayos nga ang kanyang buhay roon? Baka nga hindi makontento ang asawa noon sa kanya sa ngayon. Salandi naman ang tiyahin mong iyon. Hindi malayo na maghanap iyon ng bagong makakalantari doon. Ewan ko lang kung hindi siya patayin ang asawa niya roon. Sana nga mahuli siya kapag naglandi siya para matigil na ang kanyang kayabangan. Hindi na niya nakita ang kanyang ama mula noong iwan silang mag-ina, kaya wala na siyang nararamdaman nang banggitin nito ang kanyang tatay. Pero uminit ang kanyang ulo sa kung ano-anong paninira na ibinabato ng tiyahin niya sa kanyang inay. Nay! Sabi ni Dorothy. Nanginig ang boses nito sa pagkuha ng atensyon ng ina.
Naku, Dorothy, kung ihirit ka pa, nadagdagan ko yung ibinigay ko sa'yo. Wala ka nang mahihita pa sa'kin. Magtrabaho ka. Kung gusto mo na may panggastos ka sa pagkapakayod niyang mukha mo na wala ng pag-asang mabago ang hilatsa. O kaya naman, maghanap ka na lang ng mayamang nobyo at saka buhututan para may panggastos ka sa luho mo. Ewan ko ba kung bakit ang tanda mo na pabigat ka pa sa amin ng iyong ama. Kumahid ka naman para pumihit ito para ibalik ang pera sa drawer. Kaya nahagip siya ng mata ng tiyahin. Drake? Kanina ka pa riyan? Kanina pa ho. Kaya dinig-dinig ko ang pag-uusap ninyo ni Dorothy. Naninigas ang kanyang buong katawan sa pagpipigil sa sarili na lapitan ito. Galit na galit siya sa narinig na panalait ito sa kanyang nanay. Lumapit si Dorothy sa ina at tumawak sa braso nito. Eh, bigyan niyo na sa akin ang perang ipinadala ng nanay ko para sa enrollment ko. Pati na rin ang pera para sa pagkapa-ospital ko. Utos niya. Di hindi na siya gumagamit ang po sa pakikipag-usap dito. Wala rin namang kwenta na igalang pa ito. Wala pa namang ipinapadala. Narinig ko ang lahat ng sinabi niyo, kaya alam ko may pinadala na si nanay. Ibigay niyo sa akin ngayon, dahil kung hindi, magkakagulo tayo rito. Banta niya. Aba, ikaw pa magmamatapang ngayon, matapos kitang kupkupin dito. Humakbang siya palapit sa mga ito. Umatras naman ang mga ito halatang takot. Sinamantala niya ang nakikita na pagkasindak sa mukha ng mga ito. Kailangan makuha agad niya ang pera para makaalis siya sa bahay na iyon, dahil baka kung ano pa ang magawa niya na siguradong kanyang pagsisisihan. Ibigay niyo na sa akin ang pera ko, sabi niya. Ibigay niyo na, nay, udyok ni Dorothy sa ina. Bakit ko ibibigay sa kanya ang pera? Huwag ka matigas pa ng kanyang tita Carmen. Dahil akin ang perang iyan. Tinignan niya ang bungkus ng pera na hawak nito. Kaya ibigay niyo na sa akin ang pera kung ayaw niyo na magkagulo tayo rito. Anong gagawin mo kapag hindi ko ibinigay sa iyo ang pera? Hamon pa nito sa kanya. Inilabas niya ang lighter mula sa bulsa ng suot niyang pantalon. Natutokso siyang manigarilyo kasama si Derek. Kaya naman, lagi siyang may baong lighter sa kanyang bulsa. Inuumang niya iyon sa hawak na notebook. Susunugin niya ang bahay natin, nay, tili ni Dorothy. Inagaw nito ang pera mula sa kamay ng ina bago patakbong lumapit sa kanya. Ayan na, Drake, huwag mong susunugin ang bahay namin. Mahigpit niyang kiniyom ang palad. Anak ka ng Toko, Dorothy. Bakit may binigay ang pera ko? Susunugin daw ang bahay natin, nay. Maaabo ang kabuhayan natin, ang patiling sagot ni Dorothy. Nananakot lang ang walang hiyang iyan. Nagpupuputak pa ito, pero mabilis na siyang lumayo sa mga ito. Mabilisan niyang isinilid sa bag ang mga damit at mahalagang gamit niya. Kakaunti lang naman ang mga iyon, kaya mabilis siyang natapos. Sa front door siya dumaan para hindi na makita pa ang mag-inang bruha. Nang makalabas siya ng bahay, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Mabilis siyang nag-isip kung saan siya pupunta. Si Derek lang ang pumasok sa kanyang isip. Bahala na. Dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Ano ang mangyayari kay Drake ngayong umalis sa siya sa poder ng kanyang tiyahin? Malaman kaya ng kanyang ina ang ginawa ng tiyahin sa kanya? Iyan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.